Hello guys! Welcome uli sa Mat ni Kuya. So ang pag-uusapan po natin ngayon sa Mat ni Kuya ay ang tungkol sa pag-compute ng prostum cone. So ang prostum cone, by the way, pag-usapan po natin, ito po yung cone na may putol po sa taas. So ayun po. So ibig sabihin, kung may putol po sa taas yan, so magkakaroon po tayo ng dalawang circle, no? Isang circle na maliit sa taas and then isang circle na malaki sa baba. So which is yung area 1, which is yung maliit sa taas, and then yung area 2, yung malaki sa baba. So, kukompyutin po natin yung mga area na yan para makompute po natin yung volume ng prostum cone, no? So, ang height po natin na given is 9 meters. Ito po yun, no? So, ang formula po ng prostum cone is equal to height divided by 3 times area 1 plus area 2 plus square root of area 1 times area 2. So, ayun po, no? So, ang area 1 po, which is yung circle sa taas na yon, is equal to 3.14. Ito po yung constant na value ng pi times 2 square. So, ang 2 po, ito po yung radius ng circle na maliit, no? So, ang answer po dyan is equal to 12.56 square meters. So, yung pong area 2 is equal to pi r square. Ang radius po niya is equal to 4 meters. Ang answer po dyan is equal to 3.14 times 4 square. So, 16 po yan, ang answer is equal to 50.24 square meters naman, no? So, yung pong dalawang area na yan, gagamitin po natin yan sa pag-compute mamaya ng volume ng prostum cone. Doon po sa formula niya. So, ayun po. Okay guys, finally, gagamitin na natin dito yung area ng maliit na circle na yon, which is yung area 1 is equal to 12.56 square meters. And then yung area 2 ng malaking circle na ito, which is 50.24 square meters. So, i-apply na po natin dito sa formula ng prostum cone. Ang formula po niya is equal to height divided by 3. So, yung height po natin is 9 meters. So, 9 divided by 3 po yan. Magiging 9 divided by 3 po yan. So, times area 1 plus area 2. Pag pinagsama po yung 12.56 plus 50.24, ang answer po dyan is 62.8 square meters. So, plus square root of 631. So, area 1 times area 2, ang answer po nyan is 631. So, ang answer po dun sa 631 na square root is equal to 25.12 po yan, no? So, 3, bakit po naging 3 to? 9 divided by 3, 3 po yun, no? 3 times 62.8 plus 25.12, ang answer po dyan is equal to 263.76 cubic meters po. So, ayun po. So, kung nagustuhan nyo po itong topic natin dito sa prostum cone, pindot na rin po yung subscribe sa baba, and then pindutin nyo rin po yung notification bell para ma-notify po kayo sa mga next video ko. Thank you very much po, and God bless sa inyong lahat. We'll be right back.